Kamusta kayo ito ang Sene Marites? Ayun nga, sa ginawang DNA test ng mga otoridad ay sinasabi nilang si Jovelyn Galeno nga umano ang nakitang mga kalansay ng tao na kanilang nahukay, ngunit hindi pa rin makapaniwala ang mga kamag-anak sa naging resulta ng DNA test, subalit ayon sa NBI ay tuloy pa rin ang kanilang hiwalay na imbestigasyon dahil hindi sapat ang napakabilis na pangyayaring ito at tila ba magulo. At ayon sa isang pahayag ng kilalang sumbungan ng bayan na isang tao na tila ba gustong kausapin, ngunit parang ito ay umiiwas, ito ay naging kasama ng dalaga sa kanyang pag-aaral kundi ang kanyang professor. Pero hindi ibig sabihin na ito ang gumawa, kundi gusto lamang hingian ng statement. Ano kaya sa inyong palagay sunod-sunod na ang mga karahasan na nangyayari dito sa ating bayan? Na nga ba talaga ibalik ang death penalty kapag napatunayan na si Leobert nga ang may sala, o itong si Jovert ay patawan ng death penalty upang hindi na makagawa pa ng mga karumal-dumal na gawain? Kumusta yung dating ko dyan? Okay, kasama natin si Jovert Valdez Camon. Pagdating natin dito, natutulog sa kanyang kama. At tayo na rin nagbalita ng bagong development nito na nagpusikino nga yung DNA result. At sinasabi niyo kalansay na natagpuan sa Santa Lourdes ay si Jovelyn Galeno. At tayo na rin ang nagbalita base doon sa pronouncement ng CTPMP sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, na masasama niya. Masasama siya doon sa kasong rape with homicide na itinapile ngayon ng ating mga otoridad sa pamamagitan ng Police Station 2. So kunin lang natin yung panic ni Jovert at initial na reaction ka na yung bagay ng ito. Jovert, o din hindi magandang balita, magandang hapon muna sa iyo. Anong masasabi mo doon sa development ng kasong ito? At yun nga, nagpositibo yung DNA examination at kasama ka pa rin doon sa kaso na isasampa ng ating mga otoridad sa pagkawala ni Jovelyn, ang pinsan mo. May sama pa ba ng loob, galit na nararamdaman ngayon kay sa pinsan mo, kay Leobert? So talagang pinaninindigan mo na wala kang kinalaman sa bagay niya? Wala po. Oo, sinasabi niya kasi nung una, ikaw daw yung mastermind, ikaw nagplano nito. Kaya po, alam siya na lang po na alam ng katotohanan. Hindi talaga katotohanan. So, handa ka na patunayan sa korte na inosente ka? Oh. Rod? Oh, dali lang. Bibigyan ko lang na monitor si Jovert. Dali lang. Sige, go ahead. Narinig pa. Rod, paulit lang, Rod. Medyo maingay kasi at saka maingay yung signal. Go ahead. Hindi ko po alam kung bakit po ako ang tinibilan si Raulo na yun po. Siguro nawawala na dyan po sa katinoong kaisipan ko. Hindi ko po alam kung ano ang galit niya sa akin at para ibigin niyo po ako dyan sa kaso na yan. Dati naman po okay naman po yan siya, pero sa ngayon po, hindi ko na po siya kilala kung sino po siya talaga, kung ano na po talaga ugali niya. Opo. Sinabi niya po yung sabi. Hindi
ko po alam kung mayroon pong taong umuuto sa kanya o sarili niya lang po. Kasi siya na lang po talaga yung nakakaalam po dyan sa mga ginawa niya na yun. Siya na lang po nakakaalam. Wala po akong paalam-alam talaga po dyan. Wala po akong maisasagot po dyan na kung sino yung tao. Opo. Wala pa naman po kasi bago ko rin po nalaman, hindi ko pa po nakakausap yung mga kamag-anak ko. Hindi ko wala pa po akong nalalaman kasi na gano'n na nangyari. Baka maiwan ko lang po mamaya kung magpupunta yung mga kapatid ko dito. Kasi sabi nila, pupunta raw dito. Totoo na nandun po ako sa trabaho. Kahit po na yung amo ko po, kayang patunayan na nandun ako kahit na bago lang po kami magkakilala. Kahit na hindi na pa ako kilala ng ito. Gilbert, maraming salamat ha, sa pagpapaunlak ko. So, ganun yung binalita ko sa iyo. Pakatatag ka siguro sa pagplanuhan kung anong magasusunod na hakbang. Salamat, salamat, Gilbert. Salamat. Okay. Paringrad, si... Gwed, si... Ano, si... Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!